Halos isang araw lang mula nang mahuli ang suspect sa pagpatay sa mag-asawang senior citizen sa Novaliches, siya naman ang napatay sa Pahumaril. Mismo hepe ng QCPD Station 4 ang nakapatay at saksilay si Darlene Cai. Darlene? Pia Igan, mag-aalas 7 ngayong gabi nang ideklarang dead on arrival sa East Avenue Medical Center si Carl Joseph Banyanola. Siya ang suspect sa pagpatay sa mag-asawang 80 anyos nitong Linggo. Sakay sa mobil na yan si Christopher Banyanola, kasamang apat na police escort mula sa QCPD Station 4 pasado alas 6 ng gabi. Galing sa Quezon City Prosecutor's Office, matapos i-inquest si Banyanola at pabalik na sa Kamkaringal. Pinagigitnaan umuno ng dalawang pulis si Banyanola. May dalawang pulis din sa unha ng sasakyan. Pero habang tinatahak ang Kalayaan Avenue sa Quezon City, bale, yun nga raw, nakikiusap raw na luwagan yung kanyang posas. Dito na raw nagpambuno si Banyanola at Police Staff Sergeant Alexander Ikban. Kaya yung nasa harapan naman, na si, yung nasa harapan na si Colonel Cejas, yun ang nakabaril sa kanya. Si Police Lieutenant Colonel Rosel Cejas ang hepe ng QCPD Station 4. Nakaupo siya sa unahan, katabi ng driver ng mobil. Isinugod sa East Avenue Medical Center ang suspect kung saan siya idineklarang dead on arrival. Nasa kustudiya na ngayon ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang mobil. I-autopsy rin ang labi ni Banyanola. I directed the District Director, Jerry Dibel, para mag-conduct na kanyang investigasyon and then I will wait for his recommendation. Bandang alas 7 kagabi, dinakip ang bumabatak pa raw noong si Banyanola. 29 na oras yan mula nang matagpo ang patay at tad-tad ng saksak ang biniktima niya umanong mag-asawang sina Nicolas at Leonora Austria, kapwa 80 anyos. Were discovered bloody and lifeless while the housemaid Edita Fernandez, 63 years old, was found lying inside the dirty kitchen with a fracture on the head. Ang kasambahay na si Editha ang nagturo sa suspect. Nakuha rin umuna ng mga pulis sa suspect ang perang ninakaw niya sa mga biktima. At ang kuha sa kanya ng CCTV noong mga oras na nangyari ang krimen. Hindi naman po kung gusto niyo. Pero lang talaga mga bulgaron nataon na talaga na ano, nabigla lang talaga ako. Wala nang saysay ang pagsisisi ni Banyanola. Ngayon wala na rin siyang pagkakataon para harapin ang kanyang kaso sa korte. Igan, Pia, dahil under investigation pa ang kaso, ay balik pa rin sa duty ang apat na pulis kasama ng hepe ng QCPD Station 4 na sangkot sa insidente. At live mula dito sa Kamkaringal sa Quezon City, ako po si Darlene Cai, ang inyong saksi.